Tumataas na ang sikat ng araw nang magmulat ako ng mata. Bagaman air condition ng buong silid ay nararamdaman ko pa rin ang singaw ng init sa katawan ko. Unti-unti ako nagmulat ng mata. Dahan-dahan kong iniikot ang ulo ko patingala sa side table ng kama upang tingnan ang eksaktong oras. Mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Hindi na ako nagtaka kung bakit tinanghali ako ngayon ng gising. Mag-aalas 6 na kasi ako nakatulog kaninang umaga. Bakit? Una, dahil mahabang tinulog ko kahapon. Pangalawa, inumaga na rin kami na uwi ni Fabio at ang pangatlo, mahinang na pabuga ako ng hangin kasabay ng pagtikom muli ng talukap ng aking mga mata. Inumaga ako ng tulog dahil sa kakaisip sa kanya. Kay Christian, hindi ko magawang kalimutan ang ginawa niyang yun kagabi. Pakiramdam ko tuloy parang nasa isang eksena ako ng pelikula ng mga oras na yun. Ang akala ko kasi, simula nung nakipaghiwalay ako sa kanya, wala na siyang naging pakialam sa akin. Akala ko masaya na siyang nawala ako. Hindi ko man aminin pero kinilig ako ng sobra nung nakita ko ang pangungulila sa mga mata niya na titigan niya ako sa mga mata ko. Iritang napapikit ako ng mariin at mabilis na napailing. Agad kong winaksi iyon sa aking isipan. Yan tayo eh, konting the moves lang bumibigay na agad. Wala na ako sinayang na oras at bumangon na ako upang mag-ayos ng sarili. Marami pang pwedeng gawin sa maghapon bukod sa pag-iisip sa mga bagay na dapat kinakalimutan na. Lumabas ako ng silid ng walang mababakas na sigla sa itsura. Malungkot na napabuga lang ako ng hangin. Another day without him, yeah. Kailangan ko ng masanay para mapabilis na ang proseso. Napalitan na pagtatakang itsura ko nang makita ko mga katulong na Noemi at Mia ang naglalabas-masok sa isang kwarto malapit sa kwarto ko. Mga tatlong silid ang pagitan ng kwarto namin. Ate Lisa, anong meron? Bakit yung nililinis tong kwarto? Pangaabala ko kay Ate Lisa na abalang nagpapalit ng kobre kama ng king size bed sa loob ng nasabing silid. Inikot ko pang paningin ko sa kabuuan ng kwarto. May seryosong nagpupunas at naglilinis ng bawat lamesa. Figurine at iba pang mga display sa loob. May nagpapalit din ng kurtina at may nag-aayos ng closet. Napatigil ang kaharap ko sa ginagawa niya at kunot noong napatitig sa akin. Hindi pa po ba nasasabi sa inyo? Nagtatakang tanong niya. Nino, ang alin? Si Sir Fabio po, pinaayos niya po sa amin tong kwarto dahil dito daw po siya Pinaayos niya po sa amin tong kwarto dahil dito na raw po siya ulit mag-stay sa mansyon, paliwanag niya. Hindi ko tuloy malaman kung ngingiti ba ako o tatawa sa sinabi ni Ate Lisa. Pakiramdam ko tuloy na buhayin ako ng pag-asa. Si Fabio na lang ang tanging taong nakakapagpatawa sa akin ngayon. Kapag kasama ko siya, kahit papano nakakalimutan kong problema ko at kahit papano nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Napayuko ako at masayang napangiti. Sana nga siya nang sagot para matulungan akong kalimutan ang kapatid niya. Hindi man ngayon, pero alam kong darating ang araw na yon at umaasa ko. Bakit parang ang saya mo yata ngayon, baby girl? Mabilis na napalingon ako sa likod ng marinig kong pamilyar na tinig na yun ang lalaki at hindi nga ako nagkakamali. Nakasandal siya doon sa door frame habang naka-cross arms. Nakasuot siya ng slacks at long sleeve na polo. Nakabukas ang dalawang botones nun sa taas upang sadyang ipakita ang suot nitong panlalaking kwintas. Bagaman nakasuot ng shades ay alam kong sa akin siya nakatitig ng mga oras na yon at sa pakiwari ko'y kanina pa siya nandito at matagal kaming pinagmamasdan. Pumasok ang ibang mga katulong sa silid na may bitbit ng mga malata. Mga gamit siguro ni Fabio. Iwan niyo na lang po muna lahat dyan. Mamaya na lang po kayo bumalik. May pag-uusapan lang po kami ni Jamia. Utos at pagpapaalis niya sa mga magalang na paraan. Sumunod naman ng mga maids para silang mga langgam na sunod-sunod na lumabas ng kwarto. Naiwan ako't si Fabio na nooy na natili nakasandal sa pintuan. Ngumiti siya sa akin, showing his cute dimple. Oh, parang ikaw yatang masaya dyan, baling ko sa kanya. Unti-unti niyang tinanggal ang braso niya mula sa pagkakahalukip-kip. Makita lang kasi kitang masaya, sumasaya na rin ako. Tatawa-tawang napakunot ako ng noo. Ang corny mo. Buti hindi na to turn off sa'yo mga naliligawan mo. Correction, silang naliligaw sa akin at hindi ako. Proud na sagot na sa akin na parabang pinagmamalaki niya na habulin siya ng mga babae. Bagay na kahit sino hindi magtataka. Sus, napakayabang. Ayaw mong maniwala. Ayaw. Dahan-dahan niyang tinanggal ang shades sa mukha na dahilan upang bumagsak ang tubig niyang bangs sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ako, tinitigan ko naman siyang mabuti. Hindi may pagkakailang isa siya sa daan-daang mga lalaki na nabiyayaan ang aking kagapuhan.
O tapos? Inosenteng tanong ko sa ginagawa niya. Akala niya siguro pupurihin ko siya. Bahagyang sumeryosong mukha niya. Teka baby girl, wala ka bang ibang nararamdaman? Wala. Ah, meron pala. Kinilabutan. Hindi bumilis ang tibok ng puso mo? Bakit naman bibilis ang tibok ng puso ko? Ano ka, multo? Disappointed ang itsura niya, ngunit hindi niya pa rin inaalis ang pagkakalapit ng mukha niya sa akin. Bagkus lalo niya pa yung nilapit, konti na lang magkakalapat ng mga ilong namin. Kaya naman humakbang ako patalikod. Hoy Fabio, naka-drugs ka ba? Ikaw ang drugs ko, baby girl. Ngumiti siya na sarkastiko na parabang tuwang-tuwang nakikita ko nagpapanik. Akmang nga hakbang pa sana siya ng isa, nang bigla siyang matigilan. Nakita niya siguro kung saan nakabaling ang mga mata ko. Tumawid siya ng tayo't dahan-dahang lumingon. Nakita namin si Christian sa nakabukas na pintuan. Wari kanina pa kami pinapanood. Tulad ko, mukhang kagigising niya lang din. Bakas ang sama ng loob at pait sa kanyang itsura. Napansin ko rin ang paniningkit ng mga mata niya na parabang kagagaling niya na sa pag-iyak. Hindi ko alam pero nanlumo ako habang pinagmamasdan ang balisa niya itsura. Ah, ang Christian ko. Bakit mukhang pinapabayaan niya sarili niya? Mabilis na nag-iwas ako ng paningin at pilit na pinatigas ang itsura ko. Gusto kong pukpukin ang martilyo yung ulo ko dahil sa mga pinag-iisip ko. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala na, wala na, wala na. Nang ibalik kong paningin ko sa direksyon kung saan nakatayo kanina si Christian, ay tila nakaramdam ako ng pagkadismaya nang makitang wala na siya doon. Baby girl, let's go. Kain na tayo ng lunch. Ayaw sa akin ni Fabio na kanina lang ay sumabay sa katahimikan ko. Tumango lang ako bilang pagsagot. Sabay kaming bumaba papunta sa dining room. Dediretso na sana kami sa nasabing lugar nang biglay bumungad sa amin mula sa pinto ng lobby ang nakangiting si Daddy. Sa likod niya naroon na mga katulong bitbit ang kanyang mga dalang bagahe at gamit. Nalaki ang mga mata ko sa tuwa. Daddy! Excited na sigaw ko. Iha! Ganti niya sa tuwang-tuwang tono. Halos magtatatalon ako habang tumatakbo papunta sa kanya. Pagkalapit ko, iniyakap ko siya ng mahigpit. Daddy! Bakit hindi ka man nagpaalam sa amin na aalis ka pala? Pagdaramdam ko. Basta na lang kasi siyang umalis noon at lumipad ng Amerika nang hindi namin alam. Tumawa lang siya. Urgent business trip yun, Jamia, iha. Hindi ko na nagawang magpaalam dahil mukhang busy kayong lahat. Teka, nag-alala ba ang beautiful princess namin? Daddy talaga, binibaby mo na naman ako. Malumanay na humalakhak si Daddy. Teka, may mga dala ko para sa'yo, iha. Binili kita ng mga pasalubong. Lumiwanag ang itsura ko. Ano mo isang batang natutuwa? Really? Masayang tumango si Daddy Raul. Niyakap ko lamang siya ng mahigpit bilang pasasalamat. Siyempre naman, pwede ko bang makalimutan ng little cute and beautiful princess namin? Pinadala ko na sa kwarto niya mag-asawa ang mga yun. Sigurado ako matutuwa ka. Mabilis na naglaho ang ngiti sa mga labi ko nang marinig kong phrase niya na yung mag-asawa. Sa tila proud na tono ni Daddy. Dad, I'm back. Namiss ko kayo. Group hug. Excited ang bati ni Fabio at binukan niyang kanyang mga bisig na kahanda para yakapin kami ni Daddy. Fabio Sander Benilde, nandito ka na naman? Bagaman seryoso mo kaya alam naming lahat na deep inside, natutuwa si Daddy at kunwari lamang na naiinis ito dahil yun ang way niya para lambingin ang bunso niyang anak. Napakamot sa ulo ang huli. Dad talaga oh. Hindi mo ba na-miss ang gwapo mong anak? Napakaltak ang matanda. Hay naku ang batang to. Hindi pa rin nagbabago. Mayabang pa rin tulad ng dati. Proud na proud pa rin siya sa itsura niya. Pasalamat siya at naging gwapong kanyang naging daddy. Bulong ni daddy sa akin na tila na awang napailing na lamang siya habang pinagmamasdan si Fabio na nuoy nakapogi sa in sa chin niya. Maya-maya pa'y sabay kami napatingin ni daddy sa isa't isa at parehong napatawa. Dad, nakabalik na po pala kayo. Bakit hindi po kayo tumawag? Sana kami nilang sumundo sa inyo. Napalingon kami sa direksyon na pinanggalingan ng tining na yon. Nakita ko si Christian na naglalakad palapit sa amin ngunit hindi yun ang pumukaw sa atensyon ko kung hindi ang babaeng nasa likod niya. Si Elena. Walang emosyon ng mukha niya lalo na makita niya ako na yakap-yakap ni Daddy. Napalitan ng pag-aimbiyar ng kaninang masaya kong itsura. Tulad ng dati, sira na naman ang araw ko. Dahan-dahan na akong kumulas mula sa pagkakayakap kay Daddy. Oh, Christian, iho. Lumapit si Christian kay Daddy at nagyakap silang mag-ama, ngunit segundo lamang tinagal nun at kumalas na rin siya.
Napatingin ako sa ibang direksyon nang hindi sinasadyang magtamang mga mata naming dalawa ni Christian. Napansin siguro yun ni Daddy kung kaya't salit-salitang tinuon itong paningin sa aming dalawa. Nakita ko na masuri niya rin tiningnan sina Elena at Fabio. Ganun rin si Manang Meldred na noong mga nanatiling tahimik sa isang tabi. Katahimikan ang bumalot sa aming lahat, ang awkward ng paligid. Bakit parang pambiyer ni Santo yata yung mga itsura niyong lahat ngayon? Sandali nga, may nangyari ba nung nawala ko dito? Basag ni Daddy Raul sa nakakabinging katahimikan. Magkahalong pag-alal at pagtataka ang tono niyang yun. Nagpapanik na nagkatinginan kaming lahat, lalo na si Elena, na noong mahalatang gumuhit na pagkabahala sa mga mata ng mapako ang paningin kay Manang. Nakaramdam ako ng pagka-curious sa pagitan nilang dalawa. Pasimple kong tiningnan si Christian, nasa mukha niyang pagkabahala. Natatakot siguro na malaman ni Daddy ang nangyari sa pagitan namin dalawa. Alam kong nag-aalala rin siya dahil oras na malaman ni Daddy ang totoo ay baka muli itong atakihin sa sakit niya. Wala po Daddy, everything was fine. Masyado lang talagang workaholic ang mga tao dito kaya nagiging stressful pati mga itsura nila. Mabilis na nakahanap ng pagdadahilan si Fabio at saka pilit itong tumawa upang alisin sigurong pagkabahalang nararamdaman ni Daddy. Nang siguro'y makumbinsi na sinabi niya ni Fabio si Daddy, bigla itong umiti at tila umaliwala sa mukha. I see, sagot na lang ng matanda. Dumiretso kaming lahat sa dining room upang sabay-sabay na kumain ng lunch. Katulad pa rin ng dati, ang seating arrangement naming lahat. Sa gitna pa rin si Daddy, magkatabi naman kami ni Christian. Ganon din si Fabio at Elena. Magkaharap ang magkapatid at ganon din kami ni Kokak. Habang kumakain ay siya namang kwentuhan na mag-ama kung hindi tungkol sa kumpanya ay sa karir naman ni Fabio ang topic nila. Sinabi na rin ang huli ang dahilan kung bakit siya bumalik dito. Todo pagmamalaki rin si Fabio na kaysa marami na raw siyang nakuhang awards na milyon na raw ang followers niya sa Twitter at likes sa Facebook fanpage niya. Pansin ko lang na sa tuwing nagkakwento si Fabio, tungkol sa sarili niya at sa aming dalawa bigla na lamang sumasabat si Christian at iniiba ang usapan. Hindi na ako magtataka kung maya-maya lang ay magbatuhan na yung dalawang yan na mga hawak nilang kubyertos. Nga pala Elena, iha. Sabay-sabay na napatigil kami sa pagkain at tawagin ni Daddy ang kaharap ko. Clueless na tumingin si Kokak kay Daddy. Anong plano mo sa birthday mo bukas, iha? Maamong tono ni Daddy. Sandali ako natigilan sa pangnguya. Birthday ni Kokak bukas? Aba, akalain mo nagbe-birthday din palang mga palaka? Tahimik na inalala ko eksaktong petsa para bukas at tama nga si Daddy. Birthday nga yun ni Elena. Pasimple ko tiningnan ang katabi ko gamit ang gilid ng aking paningin. Halatang pagkasorpresa sa itsura niya. Nabuong isang kakatong pahayag sa aking isipan. Hindi alam ni Christian na birthday bukas ng pinakamamahal niyang best friend. Aba, bago yun ha? Ah, wala pa po akong plano, Tito. Magalang na sagot ni Elena. Gusto mo bang kumuha ako ng resort para doon i-celebrate ang birthday mo? Imbitahan mo na rin ang mga kaibigan mo. Alok ni Daddy dito. Pilit nang umiti si Elena saka umiling. Hindi na po siguro, Tito. Wala naman ho akong ganang mga kaibigan. Ayos na ho siguro dito na lang sa mansyon i-celebrate ang birthday ko. Yung mga kaibigan na lang po nila, Christian, ang imbitahan natin para po mas masaya. Paglalahad nito ng gusto. Tumangon naman si Daddy bilang pagsang-ayon. Sige iha, kung yan ang gusto mo. Magpapahanda tayo ng marami bukas. Isasabay na rin natin sa birthday mong welcome party para kay Fabio. O Panginoon ko, natutuwa ko at sama-sama na ulit tayong lahat dito sa mansyon. Bagaman nakangiti si Daddy sa aming lahat ay hindi naman mitatagong namumuong luha sa mga mata niya dulot ng kaligayahan. Aw, nagdadrama na naman si Daddy. Sa bagay, sa mga may edad ng katulad ni Daddy Raul ay isang malaking blessing nang matatawag ang pagsasama-sama ng buong pamilya na inaalagaan at minahal niya sa mahabang panahon sa loob ng isang tahanan. Sa ganong pag-iisip ay lalo na dagdagan ng pangamba sa dibdib ko na baka dumating ang oras na hindi tamang panahon na malaman niya ang totoong nangyari sa amin. Alam kong masasaktan at masasaktan siya. O siya nga pala, bago ko makalimutan, Elena, iha. Katulad ni Jamia, may binili rin akong pasalubong para sa'yo. Bukod pa yung binili kong regalo doon, sana magustuhan mo. Ngumiti si Daddy na tama lang upang maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Bigla'y lumambot ang itsura ni Elena na diretso itong tumingin sa mga mata ni Daddy. May luhang namuo sa mga mata niya. Hindi ako sigurado kung dahil ba yun sa kasiyahan o meron bang ibang dahilan. Gumuhit ang sari-saring emosyon sa mukha niya sa kamabilis na tumango upang siguro'y umiwas. Thank you po, Tito.
Lunes, pagkaawa sa school ay nagkahayaan kami ni Cassandra ang pumunta sandali sa mall. Bibili raw kasi siya ng pangregalo para kay Elena. Nahihiya raw kasi siya kay daddy kung pupunta siya mamaya sa mansyon nang walang dalang regalo. At dahil tinatamad pa akong umuwi kung kaya't pumayag na ako samahan siya. Aquarium na lang kaya ang bilhin ko. Yung magkakasya, yung alagaan niyang palaka. Iritang sad ni Cassandra sa tabi ko. Pansin kong kanina pa siya daldal mag-isa habang nakasimangot. Masama yata loob. Hindi naman kasi dapat siya mag-aapurang bumili ng regalo eh. Ang kaso, yun ang kabilin-bilinan na James sa kanya. Alam naman ng lahat na under yan pagdating sa boyfriend niya. Imbis na pagalitan ko si Cassandra sa mga masasakit na sinasabi niya kay Elena ay nakakarandam pa ako ng tuwa. Hindi ko naman kasi masisisi ang kaibigan ko. Siyempre kaibigan ko yan eh. Ang kaaway ko kaaway din niya. Marami kaming dinaanan na butika at department store para bumili ng pangregalo. Tawa ko ng tawa kay Cassandra. Paano ba naman? Puro cheap na damit at mga accessories ang pinipili niya. Alam ko kung gaano kagaling si Cassandra pagdating sa fashion sa mga damit kaya alam kong sinasadya niya lang gawin ang ginagawa niya ngayon. Dahil nga, galit siya kay Elena at isa pa, wala raw siya ngayon sa mood. Buong oras tawa na lang kami ng tawa ng dalawa. Para kami mga sira, pinagtitingin na kaming dalawa pero tuloy pa rin kami sa kakatawa. Napatigil lamang ako nang makalanghap ako nang hindi ka nais-nais na amoy sa paligid. Parang nilalasing nun ang buong pagkatao ko dahil nakakaramdam ako ng pagkahilo. Cassandra, hindi ko gusto yung amoy dito sa loob. Nakakahilo. Reklamo ko sa kanya na nakangiwi ang mukha. Sumeryoso naman ang mukha niya, ngunit hindi nawawala doon ang pag-alala sa kanya itsura. Jamia, teka, parang namumutla ka. Nanlalaki yung mata ni Cassandra habang sinusuring magaling ang mukha ko na parang sumusuri sa isang hindi maintindihang painting. Magsasalita pa sana ako ngunit tila kusang gumalaw ang isang palad ko't marin yung napatakip sa bibig ko. Napahawak ako sa may bandang tiyan ko nang makaramdam ako ng pagbaligtad ng sikmura. Wala na akong sinayang na oras at walang paalam na iniwan ko si Cassandra sa counter at nagtatakbo palabas ng boutique. Hindi ko alam kung ilang minutong tinagal ko sa pagkakayo ko sa laboratory sink dito sa ladies restroom. Halos malagot na lalamunan ko sa mayat mayang pagduwal ko kung kaya't mayat maya rin ang ginagawa kong pangmumog. Nangihina na nga ako eh, buti na lang wala masyadong tao nun sa loob. Habol ang ininga ko paglabas ko ng restroom habang pinupunasan kong panyo na bibig ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba lagi may kakaibang nangyayari sa akin itong mga nagdaraang araw? May sakit ba ako? Kapag nga may time ako, papuntahin ko sa mansyon ng family doctor namin para magpatingin. Nakaka-curious na eh. Mahinang na pabuntong hiningan na lamang ako at nagumpisa na maglakad upang balikan si Cassandra. Habang daan ay pumukaw sa atensyon kong dalawang batang babaeng magkahawak ang kamay. Sa pakiwari ko'y 7 taong gulang yung isa habang yung isang bata naman ay mas matanda ng 3 taon kaysa dun sa kasama. Masaya nilang sinusuway ang magkahawak nilang mga kamay. Ngunit ang lubos na nakakuha ng atensyon ko ay ang pagkakapareho ng kanilang suot na damit, sapatos at headband. Tila kusang tumigil lang pa ako mula sa paghakbang at malayang sinundan ang paningin ng dalawang masasayang batang yun. Wari may kumurot na kung ano sa puso ko. Bumigat din ang dibdib ko. Naalala ko nung mga bata pa kami, lagi rin kami nung lumalabas na magkapareho ang suot. Simula sa damit, medya, sapatos, aksesoris at pitaka. Napagkakamalan nga kaming kambal ng iba, minsan dahil sa ayos namin yun. Ibinalik na senaryo na masayang nakaraan ko kasama siya. Noong mga panahong pareho pa kaming walang muwang sa salitang pag-ibig. Noong mga panahong pareho pa kami marunong magparaya sa isa't isa. Hindi ko na namalay na napangiti na lang ako mag-isa na may luha sa aking mga mata. Wala talagang permanente sa mundo. Minsan marirealize mo na lang na yung mga masasayang nakaraan mo, ibinigay at pinaranas lang sa'yo para sandaling maging masaya ka. Violenting pinunasan ko mga luha ko gamit ang palad ko. Hindi. Matagal na panahon ko nang tinapon ng mga masasayang alaalang yun kasama siya. Kinilimutan ko na yun kasaway na paglimot ko sa pagsasamahan namin dalawa. Taas noo ako naglakad paalis upang hindi na muling pumatak ang mga luha ko. Yung mga ganong tao hindi dapat iniiyakan. Kahit mamatay pa yan. Mabilis sa mga paang naglakad ako para yayain na si Cassandra sa mansyon. Baka kami na lang ang wala doon. Habang naglalakad ay may mga bagay na muling nakapukaw sa atensyon ko tila ba nagpapansin sa akin. Nasa loob yun ay isang butik at kitang-kita ko mula sa glass wall. Suot yun ang manikin, 2 manikin. 2 dress yun na magkapareho mula sa kulay hanggang sa pagkakadesign.
Parang dinisenyo yun para sa magkapatid na babae, magkaibigan at kambal. Flashback. Mia, paglaki natin, gagawin pa rin natin yung mga ginagawa natin ngayon, ha? Masayang sad ng batang Elena sa akin habang sinusuklayan niya buhok ko. Lahat, Ate Elena? Maglalaro pa rin ba tayo ng Barbie pag malaki na tayo? Sagot ng batang ako. Masayang tumawang nasa likod ko. Hindi lahat, Mia. Ang ibig kong sabihin, paglaki natin gusto ko magsusuot pa rin tayo ng magkaparehong damit, sapatos at bag habang naglalakad tayo sa mall. Masaya yun, hindi ba? Nanlaki ang mata ko dahil sa sobrang pagkatuwa. Sige, Ate, kahit may asawa na tayo nun, gusto ko kung ano isusuot mo, yun din ang isusuot ko. Masaya siyang humiti sa akin at niyakap niya ako ng buong higpit. Naramdaman ko doon ang pagmamahal niya sa akin bilang kapatid. I love you, Ate Elena. I love you too, Mia. Hindi tayo mag-aaway, ha? Promise? Promise, Ate Elena. End of flashback. Dumalo yung masasaganang luha sa aking pisngi habang pinagmamasdan ko ang mga damit na yon. Isang tao lang ang naalala ko. Ah, Ate Elena.